Magandang hapon, umabot na sa 5 ang patay at 18 sugatan sa bakbakan ng mga otoridad at kampo ng dating Vice Mayor ng Maimbong, Sulu. Mahigit 6,000 residente na nagsilikas dahil sa takot na madamay sa bakbakan. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV, One Mindanao. Dinig sa Maimbong, Sulu umaga kahapon ang sunod-sunod na pagsabog at barilan. Sumiklab ang sagupaan sa tangkang pag-aresto sa dating Vice Mayor at umano'y opisyal ng Moro National Liberation Front na si Pando Mujasan. Ayon sa pulisya, wanted siya sa kasong murder at may search warrant dahil sa mga umano'y illegal na armas. Sabi ng Maimbong Pulis, kasali rin sa pamamaril si Mujasan. As of 5:30 kahapon, natapos na rin yung firefight at tumito na rin, nag-pull out na rin yung operating units natin. Ayon sa pulisya, sa panig ng gobyerno, isang pulis ang patay at 12 sundalo't pulis ang sugatan. Sa panig ni Mujasan, 4 ang patay at 4 ang sugatan. Hindi pa malinaw kung ano ang sinapit ni Mujasan. May 2 sibilyan din umanong sugatan. Ayon sa Western Mindanao Command, may mga nasunog na establishmento at natagpo ang mga armas sa kampo ni Mujasan. Mahigit 6,000 individual mula sa 3 barangay na apektado ng bakbakan ang nasa evacuation centers pa habang patuloy ang clearing operations. Marami nagtakbo. Matanda, bata. Nagtakbo lang kami kasi hindi na mo alam kung mag-ano. Ang mga tao doon sa palingkit pinagtamaan na ng bala. Kaya pinaalis na kami ng barangay. Immediately, nag-provide agad kami sa kanila ng mga hot meal, ng mga pagkain at saka yung comfort nila dito sa evacuation center kasi... Mahigpit ang seguridad sa Maimbong para sa pagtugis sa kampo ni Mujasan. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak ng GMA Regional TV One Mindanao, nakatutok 24 oras. Mahal pa rin ang bigas na pamilihan at ayon sa isang grupo, posibleng magtuloy-tuloy ang taas presyo nito hanggang sa susunod na buwan. Nakatutok si Von Aquino. Dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas, hindi na nakakabili ng stock ng bigas si Maria Santa Ana. Ang taas, grabe. Binabudget kung magkano pinagkakasya para magsapat sa buong isang araw. Sa Litex Market, nagmahal ang well-milled, premium at special rice kumpara noong nakaraang buwan. Ang broken o durog na klase ng bigas sa Kamuning Market, 10 piso ang itinaas. Ang well-milled rice mula 38 pesos to 46 pesos, ngayon 40 to 60 pesos na. Sabi ng mga nagtitinda, Mayo pa nagsimula ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Sabi nila ang presyo daw ng palay halos 25 per kilo na. Palay pa lang. May problem po ba sa supply ngayon? Wala naman. Tuwing order ako, may dumadating. Nakukuha lang namin dati ng mga 1,850. Ngayon tumaas po ng mga 1,950. 1,920, ganun. Yung isang kaba naman. Tumaas siya ng 70 to 80. Ganun po yung tinaas ng commercial. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mataas ang presyo ng imported rice dahil mataas ang presyo sa world market. Umabot na rin daw sa 25 pesos per kilo ang palay, kaya pataas ang presyo ng local rice. Yung benta ng Vietnam, Thailand, and Pakistan, mataas din yung presyo ng world market price. Sa ngayon, itong mga harvest kasi is yung harvest ng December, January, planting season. Agawan na lang yung stocks na binibilihan sa mga places. So, kaya tumaas ang presyo. Dagdag ng SINAG, posibleng pumantay ang presyo ng local rice sa imported rice na 42 pesos. Inaasahan daw nila na tataas ulit ang presyo ng bigas ngayong Linggo at sa kalagitnaan ng Hulyo. Bababa naman daw sa bare months na panahon ng anihan ng mga tinatanim ngayong Hunyo. Para mapababa ang presyo ng bigas, mungkahin ng SINAG, tulungan ng gobyerno ang mga local rice farmers. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Department of Agriculture. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Dahil sa mga rumorondang pulis, timbog ang isang rider na nang hold up umano ng babae sa Tagig. Nakatakas ang kanyang angkas. Nakatutok si Nico Wahe. Hindi na nakawala pa ang lalaking ito matapos maabutan ng mga pulis sa C5 Fort Bonifacio pasado alas 9 kagabi. Nagtangkang tumakas si John Briggs Quijada na suspect sa pag-hold up sa isang ginang.
Kwento ng biktima, pauwi na siya ng hold-up ni Quijada at kasama nitong angkas sa motorsiklo. Nakuha ang bag ng biktima na may pera at cellphone. Papunta po ako ng sakayan, sir, sa jeep. Tapos po, bigla po huminto yung motor po. Tapos tinutukan po ako ng baril po. Tapos sumisigay po ako, humingi ng tulong. Sobra kong takot po. Tama naman, nandun yung tropa, yung kasama natin. Hinabol nila ngayon, natumba yung ating yung suspect, yung naipit yung isa. Kaya ito, kaya hindi siya nakatakbo. Nakatakas ang kasamahan ni Quijada na si alias Mark na ayon sa Fort Bonifacio Police ay nakasuot ng delivery rider uniform. Umamin sa pang-hold up si Quijada. Totoo po yun. Ang dala lang po ng pangangailangan. Na-recover kay Quijada ang hinakaw na bag at baril na ginamit sa pang-hold up. Sa record ng pulisya, dati nang may kaso si Quijada kaugnay sa illegal na droga at kalalaya lang nitong Enero. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 oras. Nagpanik daw ang ilang Pinoy sa Russia dahil sa rebelyon ng Wagner Militia Group. Sa ngayon, umatras na ang grupo sa planong lusubin ang Moscow at ang leader nito, dediretsyong Belarus. Nakatutok si Mav Gonzalez. Naghiyawan ang mga residente ng Rostov-on-Don sa Russia nang mag-alisan ang mga tangke at armadong miyembro ng Wagner Militia Group. Nakita ring umalis ang leader ng grupo na si Yevgeny Prigozhin. Kahapon, nagbanta siya laban sa militar ng Russia at susugod daw sa kabisera ng Moscow dahil pinabayaan umano sila ng mga sundalo sa bakbakan sa Bakhmut, Ukraine at pinatay pa raw ang kanyang mga tauhan. Ang Wagner ay tinuturing na paramilitary na naging kasangga ng Russia sa pag-atake sa Ukraine. Pero ayon sa tagapagsalita ng Kremlin, namagitan ang Pangulo ng Belarus na kaalyado rin ng Russia para maiwasan daw ang pagdanak ng dugo. Inatras ng Wagner ang pag-abante sa Moscow at si Prigozhin pumayag na dumiretsyong Belarus. Hindi na rin kakasuhan o paparusahan ng Russia ang Wagner taliwas sa babala ni Russian President Vladimir Putin na mananagot ang mga nagrebelyon. Tingin ng ilang international expert, dahil sa nangyari, tila humina ang strongman image ni Putin. Sabi naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, patunay ang insidente na wala ng kontrol sa kahit ano ang Russian leaders. Kuwento ng OFW sa Moscow na si Cecil, ligtas sila ng mga kakilala niya, pero may ilang nagpanik. Yung pong mga ibang friends ko talagang nagpapanik, they were going to north, tapos talagang yung karamihan nagpanik buying around Kremlin, the Red Square. So talagang red alert po sila, may mga barricades, tapos sarado yung mga ibang daan, ibang metro lines. Pero wala naman po, seems peaceful. Ayon sa ating embahada roon, ligtas naman ang mga Pinoy sa Russia. Kabilang ang 11 OFW sa Rostov-on-Don na malapit lang sa Ukraine. Nakikipag-ugnayan raw sila sa nasa 10,000 Pilipino sa Russia. Umiwas sa mga manataong lugar. Hindi natin masasabi kung magkakaroon ng similar na mutiny or kaganapan against the government. But we are not taking any sides. The President has said that we are neutral. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 oras. Daling basa at malubot ang 100 sa Cavite, sinisisirian ang isang baradong kanal at yan ang idunulog sa sumbungan ng bayan. Nag-i-slide na motor, nakailang series of accidents na ganun. Isa lang ito sa mga naaktuang disgrasya sa Block 39 sa Phase 1 ng Springtown Villas sa Barangay Bukaltan sa Cavite. Madulas raw ang daan na malumot na at laging basa dahil sa baradong kanal. Napupuno siya ng tubig dahil yung tubig na galing na sa taas. So wala siyang nilalabasan ng tubig na yon. Ilang beses na raw inilapit ng Homeowners Association sa developer na Peakland Properties ang problema. Ginawa po namin initially doon, nagkaroon po kami ng deklaging. However po, siguro po ng mga sumunod na linggo po, parang ang nangyari po, nag-report pa rin ng OWA president natin doon sa Springtown na talagang mayroon pa rin pong problema. Kung hindi po makuha sa deklaging, baka po may iba pa pong scenario or problem. For assessment pa po na ginagawa natin, ongoing pa po yan. Isinangguni ng sumbungan ng bayan sa Municipal Engineering Office ng Tanza, Cavite ang problema. Base po sa inspeksyon namin, talaga pong kulong ang kanal na to. Lilinisin po muna namin ang kanal doon po sa outfall na upang makadaloy po ito.
kausap ko na ang isa sa mga engineers ng developer and makikipag-coordinate naman daw po sila sa amin para sa agarang solusyon. Nakapag-declogging operation na ang engineering office at magpapatuloy din ang pagsasaayos sa mga problemadong kanal. Iyan po namang mga developer na yan, bago po sila makakuha ng tinatawag natin na certificate of completion, dadaan po sa amin yan. Siguro, hindi namin sila mabibigyan hanggang hindi po totally nalilinis ang lahat ng mga kanal dito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang kontribusyon ng mga sundalo sa pagdiriwang ng 61st Founding Anniversary ng Special Forces Regiment Airborne ng Philippine Army. Nagpapasalamat po ang Pangulo sa kilaambag sa paglaban sa terorismo at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Dagdag dyan, pinangako rin niyang bibigyang prioridad ang pagpalakas ng kanilang kapasidad at pangangalaga sa kapakanan ng kanilang pamilya. Sabay sa pagdiriwang ang Ma-Action Special Forces Capability o pagpapamalas ng kahandaan ng mga sundalo sa anumang sitwasyon ng hostage crisis. Sa isa namang YouTube video, kinilala rin ng Pangulang husay at sakripisyo ng mga seafarer ngayong Day of the Filipino Seafarer. Ngayong araw naman, may libreng sakay para sa kanila na handog ng MRT-3 at LRT-1 at 2. Mga kapuso, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang low-pressure area na binabantayan ng PAGASA. Magpapaulan kaya yan o kaya posible bang maging bagyo? Makasama natin ulit natin ngayong hapon ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center na si Angel Portiera. Angel, magandang hapon! Magandang hapon, Piet, mga kapuso. Nasa Philippine Area of Responsibility na nga ang LPA na binabantayan ng PAGASA. Isa itong shallow circulation na huling namataan sa layong 585 kilometers east ng Borongan City, Eastern Samar. Sa ngayon, mababa ang tsansa na maging bagyo ito. Pero sinabi ng PAGASA na pwedeng magpaulan ang mga ulap nito sa eastern section ng Southern Luzon sa mga susunod na araw. Nakapaloob ang LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto pa rin sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Batay naman sa datos ng Metro Weather, bandang hapon pa rin posible ang thunderstorm sa Mindanao, lalo sa parteng northeastern section. Thunderstorms din ang maaaring maranasan sa malaking bahagi ng Visayas. Sa Luzon naman, Southern Luzon ang maaaring makaranas ng pag-ulan. Dito naman sa mga kapuso natin sa Metro Manila, hapon o gabi pa rin po ang posible na lumabas ang thunderstorms. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Anjo Pertiera. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maaasahan anuman ang panahon. Namukadgad na halamang dito lang sa Pilipinas, makikita na unang umusbong noong panahon pa raw ng mga dinosaur. Pero kung hindi natin aalagaan, pareho raw ang sasapitin ito. At yan ang tinutukan ni Jamie Santos. ...2020 na diskubre sa Discovery Trail sa Masungi Geo Reserve sa Rizal ang halamang ito. May kakaibang bulaklak at patusok ang mga dahon. At makalipas ang 3 taon, ngayon muling nasilayang bumukadkad. Ang Pitogo, scientific name Cycas ruminiana, napakabihira lang nito di lang sa pinamumugarang lugar. Sa Luzon lang siya makikita and nowhere else in the world. Kundi sa katandaan. Ang estimate namin, 75 years old na yung Pitogo. And dun sa range ng plants na tinatawag na cycad, yung genus na yun, normal yun na 100 years old or hundreds or even 1,000 years old. So talagang long-living plants itong mga to. Itinuturing nga itong Jurassic plant dahil una raw umusbong sa panahong may dinosaurs pa sa balat ng lupa. Mabagal itong lumalago sa mga tropical rainforest at sa halip na bulaklak o prutas, cones ang bunga ng Pitogo. Endangered o nanganganib ito ayon sa International Union for the Conservation of Nature. Kaya dapat alagaan, ingatan at protektahan ang Pitogo at ang kapaligiran nito, pati na ang lahat ng mga nilalang sa wild, nang di raw matulad sa mga dinosaur na naglaho na. Sabi nga po ng National Museum of the Philippines, mga scientifico natin doon ay para ma-preserve natin ang Masungi na limestone, no? Karst ecosystem, kailangan nating ma-preserve yung
karatig yung mga bundok na katabi niya at yung watersheds na katabi niya kasi magkakadikit at magkaka magkaka-link itong mga to. Pag may nasira na isang parte, makakaapekto to. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Swifties, your wildest dreams came true. Nagdagdag pa kasi si Taylor Swift ng 3 more shows sa kanyang Eras Tour sa Singapore na nag-iisang stop sa Southeast Asia. This July na ang ticket selling para sa kanyang 6-day concert doon. Mga kapuso, naku Igan, ito dapat para sa'yo. Almusal na masarap na, aba, sobrang sulit pa. Alam nyo bakit? Kasi 15 pesos lang, meron ka ng kanin at ulam. It's time na malaman kung saan yan sa pagtutok ni Nico Wahe. Hindi pa sumisikat ang araw, pinipilahan na ang kainang ito sa Barangay Karuhatan, Valenzuela. Paano ba naman? Sa all breakfast menu nito, 5 piso ang sinangag at 10 piso ang mga ulam. Bukas ang kainan mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 10 ng umaga. Pagdating galing trabaho, dito kami kumakain talaga. Hotdog alagang 10 pesos, skinless alagang 10 pesos. Ang pamilya nga ni Julan, bumiyahe pa galing Imus, Cavite. Masarap naman sir, okay naman. The best. Sulit na sulit. Babalik. Babalik at babalik. Meron tayong 50 pesos dito. Tignan natin kung gaano karami mabibili natin. Unang-una, 2 kanin nga po. Tapos, syempre, hotdog, paborito. Ito, skinless. Kasi isang itlog. Magkano na ho yan? 2 kanin, 10. 40 na po, isa pa po. Isa pa. Ito, mukhang masarap to. Ayun. Tapos, pain sa baw, ate, ha? Sulit na sulit, yung 50 pesos. 2017, binuksan ni Nanay Zen ang kainan. Siya ang nagluluto ng lahat ng ulam. Katulong niya ang mga anak sa pagtitinda. Hindi raw niya tinipid sa preparasyon. Ang special fried rice, may sekretong recipe na natutunan niya noong nagtrabaho siya sa Saudi Arabia. Sangag na sangag po yan, hindi po basta nilagay sa kawalit, aalisin na. Matagal po sa kalan yan, hindi po ako nangihinayang. Pagod man daw siya sa pagmamando sa tindahan, ang mahalaga raw, may inihahain pa rin siyang masarap at mura sa panahong halos lahat ay presyong ginto na. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. All out ang performance ng P-Pop Kings na SB19 sa day 1 ng kanilang concert. Makichika tayo kay Katatibayan. Mapa Gen Z, millennial at mapayang at heart. Hindi pinalampas na 18 sa unang araw ng Manila leg ng pagtatag world tour ng P-Pop sensation na SB19. Hindi naman binigo ni na Pablo, Stell, Josh, Ken at Justin ang 18 sa kanilang show-stopping performances. Opening number pa lang, pinakitaan agad na SB19 ang galing sa pagkanta at sayaw sa kanilang hit song na Gento. Pinerform din ang grupo para sa 18s ang I Want You, Bazinga at maraming iba pa. Sa kalagitnaan ng solo performance si Justin, kinongratulate pa niya ang isa raw newly engaged couple sa crowd. Kabilang sa mga manghang-mangha sa galing ng SB19, sina Buboy Villar, Jelle Andres at Cocoy De Santos. Simulat sa pool, hindi lang mga gwapo to mga to, purong talento ang meron. Simulat sa pool na ako sa inyo! Mahal Iwa, nandito lang kami para sa inyo, support kami forever yan. Full support din ang proud moms na SB19 members sa dreams at mga narating ng kanilang mga anak. Huwag silang magbago and hanggang sa tumanda, sana magsama-sama pa rin sila. To be recognized all over the world, worldwide. So guys, I hope mangyari na talaga yon and everybody will always support P-Pop groups. Naiyak ako. Sana good health sila, like mag-world tour, diba? Day 2 ngayong gabi ng kanilang concert sa The Big Dome. Magka-concert din sila sa Davao at Bacolod, pati sa Amerika at Canada. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend.
Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Bagat ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.